Share my screen. Ayan. So I just want to share it to you. What I have done, no. Of course, these are just mostly AI generated, but this was AI generated with proper prompt. So I'm not saying that you will be using AI as a tool, no, in writing, no. But just to explain to you how introduction should be written properly. So the first line, we don't usually do it, pero there should be a narrative hook dito. Narrative hook, like getting the this first line or two lines that will catch the reader's attention, no. So there are many types of narrative book. Merong mga thought-provoking. Ako, usually I use thought-provoking question. Like, for example, have you ever wondered a lot of have you ever wondered what causes breakups? No, parang ganun, no? Like, that is a good narrative book. Have you ever wondered why couple breakups. No? Parang ganyan, simpleng words lang that will capture the reader's attention, and then you may proceed on the declarative statement na nun, no? So just like what you have written dun sa original paper niyo. By the way, majority of the what was written here was, and there are some pieces here galing siya dun sa mismong niya paper, no? So according to your paper, romantic relationship is a important human needs. So I just paraphrase it, no? Romantic relationship holds significant place in human existence because maybe that's what you pertain that's what you pertain to when you say romantic relationship is a need, no? Particular to human nature. Representing crucial aspect of one's emotional and psychological needs. Then, the second statement you have written in your paper is, in fact, Maslow. But we don't usually use in fact in research, no? So, in fact is a no-no. So, instead of in fact, we may use according, no? So, this is a no-no. So, therefore, you do not use in fact, no. Instead, you may use according to Abraham Maslow's hierarchy of needs, love, and belongingness. Pwede yan, no? Fundamental requirements that every individual must fulfill for holistic well-being, because that's what Abraham Maslow have said, no? It is a requirement, no, for us to attain those needs for the betterment of someone's self. So what's lacking in your paper is parang hindi nyo tinuloy, o hindi nyo para bagang hindi nyo, kasi supposedly kailangan natin ma-establish dito na this thesis is we need to tell the audience, or we need to tell the people that there's an existing problem na ganito, that's why this is worth it na pag-aralan, no? So ang kulang do sa paper ninyo is anong mangyayari kapag hindi na fulfill 'yon. No? Parang ang ganda nung transition niya. So sabi ni Abraham Maslow, importante itong need, love, and belongingness. So para sa kabubuti ng well-being, no. Ngayon, pwede mo nang ituloy noon. What if naman kapag hindi nila na accomplish? So hindi nagkakaroon siya ng parang flow, no. Hindi siya nagjo-jump into one ideas to another ideas. So Maslow suggests that the absence of romantic relationship can lead to negative outcomes. Now, of course, we have to cite. Kailangan nating i-cite si Maslow, no, whatever year niya pinopost yung theory niya, no.
So, ito in continuation ulit ng kay Maslow yan, no? So you may also, you may recite niyo siya ulit, no? So maybe kaya pag tatanungin niyo, nagamit na 'yung citation dito. So gagamitin mo po ba 'yung citation dito? So in reality, there are times na 'yung mga paper nila is hindi same year natatapos, no? Kumbaga parang may mga continuation silang mga sinulat na minention nila 'yung mga bagay na 'yon. No? Na nag-iiba 'yung taon. And then so dito sa first paragraph, we were able to establish yung tinatawag na research problem. Ngayon, kailangan nating ma-explain sa audience bakit napaka-importante na pag-aralan talaga to. So dito naglagay na ako ng global studies that reinforce yung Maslow implication. I mean to say, nagsabi na ako na sabi kasi ni Maslow kapag hindi na-fulfill yun, that can lead into negative things, no? So ito na-reinforce siya with previous studies, which is makikita mo naman to, this is very very actually we can already consider this as prevailing notion. I mean to say, we will cite it now, isa-cite natin siya even though prevailing notion na siya. So marami yan, marami. All you have to do is look for romantic relationship and happiness, no? Since happiness yung na-mention dito, no? Then put citation, no? So of course hindi lang isa kasi plethora of studies, no, as mentioned dito, at least four, so, like for example Chaneco et al, small letter dapat yan, et al. 2022. So, the next thing na gagawin mo, APA format, lalagyan mo ng semicolon. Yan. So, let's say Reyes, no? Let's say parehong silang author. Et al. 2021, no? So, next, another thing, parang umaaba siya. So you may arrange this by alphabetical or by year, no? Let's say ito 2022 as 2021. No? Pero kung gusto niyo by year, pwede naman. Pareho naman APE format 'yon. No? So ito malito. So kailangan hanap ka pa ng studies, no? I-contextualize na natin siya sa Philippine setting, no? So we're done with global studies. No? Hanap ka naman ng national, no? So in Philippines, pwedeng in Philippines. Yan. Pwedeng similarly in the Philippines. Parang blah blah blah, parang it also not engaging in romantic relationship may also lead to rin. At pwedeng hindi ka na mag-jump into happiness, pwedeng umalam ka ng ibang other negative emotions na pwedeng isolation, no? Pwedeng feel of belongingness, yung mga ganun bagay. Since na-establish sa first two paragraph doon, na-establish na natin yung research problem na talagang mayroong problema kapag hindi na-engage sa romantic relationship, no? So in the Philippines, people engage in romantic relationship tends to be more happier or tends to be more healthy than compared to their counterpart. Parang ganun. All you have to do is cite, no? So which is happiness and romantic relationship, very guess na yan. So you'll eventually see na study about it. Pasensya na kayo, medyo paos na. I'm recording this at exactly 1 a.m. No. So, 'yun. No, parang magandang panimula 'yon, no. Parang meron siyang flow, parang alam na kagad ng readers kung saan patungo yung study niya. No.
So, kailangan natin mapasok yung second variables ninyo, which is yung pinaka-main variable, yung intimacy. No? So, paano ko pinasok yon? So, parang ito, in-assume ko lang, pero you need to look for ano rin, you need to look sa, kaya importante mapping eh, para makita sana natin kung ano yung, paano pagkasunod-sunod ng mga to. So, sinabi ko, critical factor contributing to the success or failure of romantic relationship is the level of intimacy between partners. No, napasok ko na intimacy, no? From general to specific, di ba? Parang ganyan yun, pero yan. Inverted triangle, no? Magsisimula ka sa general and then up to specific, no? Kumbaga, tapos na tayo dito sa yung napapansin mo doon sa first part ng triangle, which is bigyan natin ng line. Yan. Sa first part ng triangle, so hindi tayo nag-direct doon sa mga ano natin, which is ito. Hindi tayo nag-direct doon sa mga major construct natin or major variables natin. So nagpaka-general muna tayo doon sa romantic relationship, which is yun rin naman yung pinaka-point nung studying gusto niyong gawin. And then dito sa second line, pwede na tayo mag-focus ngayon doon sa ano, doon sa specific construct natin, no? So pinasok ko dito yung intimacy, no? Intimacy, briefly explain what intimacy is. A multifaceted, yan, blah, 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 blah. No? Study suggests that a decline in intimacy can lead to notable consequences. No? So, pwede ko munang i-mention yung emotional expressivity, which is the second major concept. Pwede ka pang mag-mention ng iba based sa literature na makikita mo. No? So, napasok na yung emotional expressivity dito. So, napasok na yung dalawa nating major concept. No? So, at least yung kung ano man nakalagay doon sa paper ninyo, parang naka-align pa rin siya doon sa mismong topic ninyo. Hindi tayo lumalayo. Hindi lumalayo. No? So, dito naman, So pwedeng tanggalin mo na 'to. Pwede mong lagay na additionally, pinapasok na natin ngayon yung ano natin, yung isa sa mga aim natin, which is 'di ba, comparative. It becomes evident that gender. By the way, non, walang citation to mga 'to kasi sinulat ko lang sila. No, kumbaga para magkaroon lang kayo ng idea kung paano yung flow ng introduction. It becomes evident, pwede tagalin mo na yung evident. Additionally, it is evident, additionally, studies suggest, ayan, tawag dito mga transitory phrases. Studies suggest that gender influenced by cultural norms, which also plays a significant role in shaping intimacy and emotional expressivity. So, bakit ko nilagay ito? Bakit natin kailangan nilagay ito? Diba? Gaya nung sinabi ko sa inyo, parang meron ng nakagawa ng study na ito, diba? Which is yung inspiration ng study ninyo, yung nakita ko. So, we have to, kailangan nating makonvince yung panelists na we're not doing the same thing, no? Na kumbaga, parang, we're doing the study but in a different context and culture has a influence, no? Meron study suggest, no, which is meron naman talagang study na ganito, no? And then ito, so dito pala sa fourth paragraph na to, we are setting the stage na dun sa tinatawag nating research. So existing studies have establish the link between gender roles, intimacy, expressivity, and variation over across different cultures. So, parang continuation siya nitong sinabi ko kanina. No? So, however, despite the wealth of literature on this topic, there's a research gap in the Philippine context. Meaning to say, kahit marami na nagawa na ganyan, there's a notable, walang nakagawa, no? There's a notable gap or pwedeng there's no single study in the Philippines that focus, that there's no single study in the Philippines that measure the same construct, parang ganun. No? Hence, the researchers aim
Okay, to address this gap, wala. Oh, to address this gap, the researcher explore the difference between male and female individual in terms of their level of emotional expressivity and within romantic relationship. So as you can see, meron na tayo kagad research gap, no? So substantiated na siya, sinabi na nga natin na wala, na kulang talaga. Kaya baka hindi na 'to ma-question, no? So since meron tayong inferential na gagawin, no, we're not plainly descriptive gaya ng anong moderating para lang maging novelty yung para maging novel lang yung thesis natin. Pag sinabi natin novelty, hindi siya gasgas, meron siyang unique siya, no? Hindi pa siya nagagawa or very very interesting siya. So furthermore, while the association between intimacy and emotional expressivity has been acknowledged, or pwede kayong inisip ng word, no, has been substantiated, there's a lack of research examining the indirect effect or moderating effect. So para bagang dito na set na natin yung stage for research gap number 2, which is wala pa or walang research na nagtatakel ng na ginagamit yung length of relationship as moderating variables, no? So hence the study seeks to fill this gap by exploring how the duration of influence the intimacy and emotional expressivity, no? Through this exploration, we aim to contribute valuable insight to the existing of knowledge and enhance our understanding of intricate dynamics of romantic relationships. So ayan. So ilan lang siyang paragraph. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 paragraph lang siya, no? So pwede na to. So for introduction part, no? So meron naman katuglong yung introduction part, which is yung yung related literature niya. So intimacy, syempre, i-italize nyo. So yung sinulat nyo, pwede na yon, pero dagdagan pa natin, and anything that the literature said about intimacy, ilagay natin dyan. Then pangalawa is yung emotional expressivity. Yan. Tapos gender differences in intimacy. Gender differences in emotional expressivity. And then next would be, pumunta na tayo dun sa second natin, which is yung moderating. So bago ka kasi mag-measure ng indirect, kailangan mo muna measure yung direct. So therefore, intimacy and emotional expressivity. And then doon muna ipapasok yung moderating variables, bulan na length of relationship as moderator. Eh, parang ganyan yung magiging flow ng RRL ninyo. So and write anything that the literature says about intimacy as long na relevant siya. Write anything that the literature said about emotional expressivity as long na relevant siya. Gender difference in emotional expressivity. Ito, titignan mo yung relationship nito, no? So important ito kasi hindi tayo makakapag-hypothesize kapag hindi natin sinubstantiate sa related literature, no? So tawag doon is hypothesis development. So ano ba yung sinasabi ng literature about the relationship between intimacy and emotional expressivity? Are they positively associated? Are they negatively associated? Ilagay nyo dyan kung ano yung sinasabi ng literature, no? Then, ito rin, uh,
umanap kayo ng research na nagiging moderator yung length of relationship dun sa emotional expressivity, no? So kung wala, pwedeng umanap kayo ng ibang variables, no? Hindi naman importante na yung variables natin, since nga wala pang gumawa or bibihira yung gumawa, so pwedeng umanap kayo ng ibang variables that is closely related to the variables na meron na yun. So like for example, intimacy, then relationship satisfaction, no? Satisfaction. Kung meron kayong nakitang ganyan, tapos ang moderating variable niya is yung length of relationship, ilagay nyo lang. Ilagay nyo lang dyan sa related literature. No? So, ang importante sa related literature kasi, kailangan talaga mahaba to, maraming to. Kasi ang pinaka-idea dyan is para magkaroon ng parang sense yung panelist na alam natin, na pag-aralan natin yung literature about the following, no? About our constructs. Okay, so parang ganun lang siya, no? So for the ang next nito would be theoretical framework, which is nabasa ko naman yung sa inyo. The problem with our theoretical framework is since dalawa yung major aim natin, parang hindi applicable yung theory ng isa dun sa pangalawang aim na ano natin. No, I suggest na dapat umanap rin kayo ng theoretical framework that is ano, may kinalaman dun sa moderating saka dun sa correlation na magaganap, no. Bali, by the way, no, may correlation to. Correlation tong ano na to. Kung mangyayari dito. So, conceptual framework. So, nakabase to dun sa aim mo. No? Nakabase to sa aim mo. So, sa conceptual framework, try natin gawin. So, yan, bilang. Yan. So, dapat may ganyan. Tapos dito. Tapos ganyan. Tapos ganyan. Ngayon, dahil meron pa tayong comparative na, no? So mag-aano ka pa niyan, gagawa pa tayo ng ano niyan, gagawa tayo ng another bilog. Square na. Sige, square na siguro dito. Square. So wala tayong arrow na gagamitin since nagko-compare lang tayo. So parang regular straight line lang yung gagawin niya. So regular ano lang, straight line. Of course kailangan black yan, no. Regular straight line. Yan. So, ano yung nakalagay dito? Gender difference. Gender, no? Lagay mo male and female, no? Dito lagay mo is intimacy kasi siya yung independent variable. Intimacy. Tapos, dito naman is emotional expressivity. Tapos, dito naman, length. Relationship, length of relationship, no? Length of relationship. Yan. Paano ba ito? So, yan. After nyan, doon muna ilalagay yung ano kasi next would be present study. The present study. So all you have to do is i-restate nyo lang ulit yung object, yung aims ninyo. Tapos parang
parang maglalagay lang particularly answer the following question, which is ginagawa nyo naman to. So, of course, nakabase siya. Dapat supposedly yung present study nyo. Thus, is there a significant difference between a difference is there a significant difference parang ganoon, parang meron bang significant difference between male and female difference in male and female in their level of intimacy and emotional expressivity. Yeah. Pwede mo nang ipag-isa yon kasi kahit huwag mo nang pangiwalay, no? Pangalawa nun, is there a significant association between intimacy and emotional expressivity. The number three, does length of relationship moderate the relationship between intimacy and emotional expressivity. Parang ganyan yung present study ninyo. So after ng present study, hypothesis. Yan. So each one, alam niyo na yan, H2. So in this case, ilan yung hypothesis natin? Bilangin natin. Asan yung dinraw ko kanina? So unang hypothesis is 1, tapos 2, tapos 3, 4. So meron kayong 4 hypothesis. Hindi, tatlo lang pala. Kasi consider one hypothesis na to. Yan, tatlo. So, of course, nakabase ng hypothesis, hindi lang tayo mag-hypothesis based sa assumption natin. Nakabase ng hypothesis do sa literature. Ano nga ba yung sinasabi ng literature about the relations? No? Or sa difference? No? So, kung sinasabi ng literature na meron talagang significant difference, therefore we will be following that, no? There is a significant difference in male and female in their level of intimacy, no? Tapos intimacy is positively or negatively associated with emotional expressivity. And then number three, length of relationship moderates the relationship between intimacy and moderate the relationship between intimacy and emotional expressivity. So yun yung pinaka-importante sa research. Tapos after ng hypothesis, supposedly dapat tapos na yon. Ewan ko lang kung kinapag-synthesis pa kayo. Pag wala na, edi huwag na. Then meron pang significant of the study. Kung pinapagawa pa to, baka hindi na, no? So, ayun. Tapos, methods. So, wala naman kayo sa nila na methods. So, wala naman ako. Makikritik. So, ayun lang naman, no? I will be sending to you this copy of this, no, para makita ninyo
yung comment.